Sige po. Okay. Okay. Basa yung glasses ni Kuya. Na-cancel ang late. Bumalik ka ngayon after yung mga bagyo. Oh, kasi naiya. Lakit ka ngayon, pag-init niya. Gulat niya ako. Oh, kasi nung dapat papunta kami, may bagyo. Una, Odet. Pangalawa, yung Agaton. Nahiya naman ako sa taong bayan. So, my wife, Dani, pumunta rito. Yun, namigay sila ng konting tulong, no? Na ano naman tayo, siyempre. Naawa rin naman tayo sa tao. Mahirap, madurugan ang bahay talaga. But I'm happy kasi they are in high spirit. Despite na dalawang sunod-sunod na dilubyo ang inabot nila, yung makikita mo talaga yung saya ng tao, no? Yung saka yung resilient, yung mga Pilipino talaga. So, but today, sobrang saya ko kasi nakita mo naman yung init ng pagtanggap. Dahil kahit na umuulan, nabasa na lahat, no? Naghintay pa rin sila. At yung iba dyan, galing pa ng medyo uphill, no? Sa taas. So, thank you very much. So, syempre, nagpapasalamat tayo kay Mayor Imelda, kay Shepherd, no? Na talagang natulungan tayo dito na ma-assist. But today, after Maasin, Sugod, then we'll go to Tacloban naman. Yun yung atin namang next event kami. Bakit hindi puntahan bago yung I'm sorry. Kasi ito kasi dalawang beses na cancel lang to because of the disaster. Nahihiya talaga ako. So I don't want to take advantage of their weakness, the height of the yung bagyo. So but na ano naman ako, nakakita kami ng pecha na pumwede. So we opted to go. Bailan, no? Bailan. But Sabado, sa Manila na tayo. So isa to sa pinakahirap na bansa, I mean, probinsya, at laging binabagyo. Ano yung gusto niyong ibigay sa mga taga-Leyte kapag ito ang... Alam mo, yung mga industriya rito, katulad ng abaka, pag siniyasat ninyo, isa sa pinakamagandang abaka na klase nandito sa Leyte. Meron din ditong copra, mayroon silang beaches, the mountains. I think it's more on infrastructure, basic utilities, access to clean potable water, internet connectivity, stable na connection sa kuryente para yung mga industriya pumasok dito sa Leyte. Ang isang magandang asset naman ng Leyte, as you heard, Secretary John na Castriones na napamahagi nila yung mga lupain sa mga magsasaka. So, ibig sabihin, it can be also food basket for Central and Western Visayas. Malaking tulong ito. Kaya lang talagang yung insidente ng bagyo, yun ang kailangan natin na magawan din ng solusyon in terms of yung kasiguruhan ng mga taong bayan na meron silang pasilidad kapag mga may tipong yung may bagyong udet, no? But farming is a very good asset of the province, and that we will support. Kayo, sure. Late, sinasabi is baluarte daw ng mga Marcos. Pero with our perception, yung nakalap sa tingin mo, hindi ko alam. Ayoko rin pangunahan. Katulad ng survey, no? Ayoko rin papangunahan magiging desisyon ng tao. But one thing is for sure, there is a great vast silent majority. And kanina, but di ba nakita nyo on the way? Ano lang? Isa kalsada lang. Nag-aabang sila. So, you know, going out of their houses just to say hi o kumaway, that is, it means a lot. Malaking pagpaparamdam yon.
ng pag-suporta. And I appreciate and grateful to that. Sir, in relation to the survey, ano po yung reaction nyo doon sa Ultra survey? Nakabas po sa doon na kalo 8% kayo doon, compared doon sa Pulse Asia po na po. And you referred po doon sa Ultra. Wala namang bago eh. Again, in all honesty, congratulations sa mga nanalo sa survey. What matters most is yung May 9. Lapit na eh. Huwag ka na mainip. Hintayin na natin. Ilatulog na lang. Tatlo na lang. Tatlong araw na lang. Tingnan natin. May awa ang Diyos. Pero maraming salamat sa ating mga OFW immigrants. Thank you very much sa inyo. I appreciate what you did. Okay. You're next. Hindi naman ako nagalit. It shows their character. Hindi, talagang gustong-gusto nila yung nakabrief ako. Hindi ko alam, ano ba sinusulya pa nila doon? Pero don't worry, it's organic. Sir, last one na namin. Kuya, again, so sabi ko nga, naalala nyo sa kampanya, sabi ko, ipararamdam ko sa ating mga kababayan sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, sa mayaman, sa middle class, mahirap. Pantay-pantay. Equal opportunity and equal rights. If and if the court would see na mahina na yung kaso. Humina yung kaso. Ay, ayoko pang una ng korte, ano? Humina yung kaso. Oh. And if she can avail of such rights for temporarily to be free while the case being heard, then she should avail of that. She should be afforded of that. Yun ang akin doon. Basta, pag yun ay sinabi ng Muscado, we will believe in our justice system. We will continue to believe. Hindi ko yun nabasa. But that is a statement made by them. It is them who made it also. So it is a statement against their own statement. So I don't know. I am no lawyer. But for the meantime, I guarantee you, Pia, and the 100 million Filipinos, equal opportunity. I will not allow abuse of power, abuse or yung pagkakait ng karapatang pagkakapantay-pantay sa mata ng batas. Yun talaga. Ano ko yun? Alay ko yun sa aking mga kababayan. Si Senator Manny Pacquiao, kung may comment siya kahapon na you are just insecure daw po for holding your rallies in Cebu sa same areas kung saan siya nag-campaign and that he is the only Visayan presidential candidate daw po. Any reaction na? Good luck. Lapit na election. 3 days na lang. Sir, last na lang ako, sir. Sure, go ahead. Any taxpayer can do that. Any taxpayer. No, any taxpayer who said that will file the mandamus. Any taxpayer can do that. And I think Ernest is a taxpayer and is a citizen. Anybody. That's the right of Ernest. I'm sorry? Hindi ko alam yan. Sir, may isa pa pong araw bago mag-meeting the advance. Why did you choose not to do a campaign, sir? As I had promised, we will continue to reach as many people as possible. Tomorrow, we're gonna talk to a lot of people over the phone and physically. Tapos, preparation na ng ng ating meeting the advance sa wiser and more prudent act. Hindi naman. Maximizing the time.
okay. Utilization. So, it may be wiser to some, it may be efficient to some, and maybe not to others. But kami, we'll do what we have to do. Kami ni Vice President na kandidato ko, Doc Willyong, at yung apat ko senador, si Samir Aguto, si Joe Petsison, si Carl Balita, at si Secretary Jan Castriciones. We will campaign. 11:59 ng Sabado ng gabi. Hanggat allowed, we will reach as many people as possible. Nananawagan tayo sa lahat ng kababayan natin, lalo na sa followers ko. Baka pwede tulungan nyo kami, Ms. Mo Moreno, sa May 9. Diba, yun na naman hinihingi namin sa inyo. Naniniwala kami, marami talaga kami magagawa para sa bayan. Diba? Hindi tayo trapo, hindi tayo naninira, tutulong lang tayo. Kasi kung ayaw na natin ng away, gusto natin medyo peace of mind. Kung gusto nyo bawas ng stress, baka pwede pinihingi nyo kami. Kaya tatanggapin mo ba yung pwesto ko sakali? Hindi na yung palalim, may nagalok sa'yo. Titignan natin. Kung saan tayo mas makakatulong sa tao, yun ang naman ginagawa ko lagi. Open ako, basta marami tayong matutulungan. Thank you, thank you. 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 Thank you, thank you.